Hello guys, welcome back to my vlog. Magluluto ako ngayon ng sotanghon, tsaka sahog niya ay hipon at yung chicken. So ayan po yung lulutuin ko ngayon. Mamaya makikita nyo. Bye! So ayan na, ready na ang aking mga lulutuin. Dito sa kabilang side ay nagpainit na ako ng mantika sa maliit na kawali. So ayan na yung ating mantika at i-ready na rin ang ating mga bawang, sibuyas, luya. So ayan, sabay-sabay na nating ilunod yan. At kunting gisahin ng konti para lumabas yung kanyang amoy. Masarap yung lasa ng ating mga lulutuin. So halo-halo lang tayo ng konti. And then kapag nakita nyo na medyo na okay na, pwede na nating isunod kaagad ang ating mga sangkap, yung ating hipon at yung manok. Yung hipon ay nilaga ko na yan, yung manok nilaga ko na rin siya ng konti. So ayan, ating gisahin. Lumabas yung katas ng hipon at lumabas yung konting katas ng manok. Gisa-gisahin lang po natin. So ito po yung sotanghon pala guys, may napanood lang kasi ako sa YouTube. Ulam niya kasi yun, sotanghon. So, sotanghon at saka yung itlog, yung kanyang sahog. So, ngayon, ang ginandahan ko ng akin para naman mas masarap. At na-miss ko na rin yung hipon. Kaya nilagyan ko siya ng hipon at manok yung ating sotanghon. So, ayan. Gisahin lang natin hanggang umano yung katas. Lumabas yung katas ng manok. So, ayan na. Gisa-gisahin lang, halo-halo lang. Pag nakita nyo na guys, na parang lumabas na at nagkaroon na siya ng parang maliit na tubig, lumabas ng kanyang lasa, yung katas ng manok at yung hipon, pwede natin lagyan ng mainit na tubig. Ayan, mainit na tubig para mabilis maluto ang ating mga lutuin, mga niluluto. So, mainit po na tubig talaga dapat ang ating ilalagay. Huwag yung malamig kasi nga, parang tagal nun eh. So, lagyan na rin natin ng asin. Chicken powder. Pwede kang gumamit ng magic sarap or ginisa mix kung anong mayroon sa inyong bahay. Pwede niyang idagdag yon. Haluin natin para yung lasa ay ayan, mahalo. Pagkatapos po niyan, pwede na natin itakpan at iwanan natin ng kahit konting minuto lang para maluto. So, ayan, nilagay ko na pala yung sotanghon. Nakalimutan kong pindutin yung cellphone ko na hindi ko na naano yung pagkalagay ko ng sotanghon. So, ayan na sotanghon natin. Ilagay na natin dyan. Pakuluan lang din natin ng konti. Ayan na siya. Masarap na. So, pwede nang iserve. Luto na. Ayan na. Sarap. So, ayan na po yung ating ayan, di ba? Ang init-init. So, ayan na po ang ating sotanghon na may kasamang hipon at manok. Excuse me. So, ayun. So, ayan na ang ating ulam ngayon. Sa mga nanonood, ayan, pwede kayong gumaya. Pwede rin kayong mag-isip kung ano pa yung mga ilalahok ninyo dyan. Pwede kayo kung ano mayroon sa inyong bahay na ipapartner nyo sa sotanghon. Kahit ano, ayan, pwede naman po. So, ayan, tara, kain na! Ayan na, masarap na ang aking tanghalian. So, nagutom na ako. Tara! Kain na. So, ayan guys. Ayun, ang sarap talaga. Ayan, di ba ang ating sotanghon. Maraming pong salamat sa mga lahat na nanonood. At sana ay pindutin nyo rin po yung subscribe. Huwag yung kalimutan pindutin yung subscribe. At
Sama nyo na rin pagpindot ang notification bell para updated kayo sa mga video na i-upload ko. Maraming maraming salamat po. God bless us. Bye-bye!